Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yung latest updates natin na sinabi nga po ni Mirna Baluyot, mga Kaldab, na medyo nagkulang po tayo. At ito, hindi ko siya binanggit, pero pinagpepiestahan po ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook at syempre ng mga Armin ang sinabing kasalan nga po raw na naganap sa Las Vegas. Ito mga Kaldab, sinasabi ko po sa inyo, senaryo lang to. Alam naman po natin na malabong mangyari yan, pero pinalalandakan po kasi ng mga Armin at mga main fanatics na meron nga po raw kasalang naganap na kung saan para klaro daw po ito po siguro daw po yung sinasabi nila na July na kung saan mas madali nga pong mag-divorce sa Amerika kesa po sa Pilipinas. Hindi ko alam, mga Kaldab, ang gulo eh. Kung ano nga po ba talaga sinasabi kasi ni Mirna Baluyot na meron nga po raw kasalan pero hindi naman daw sila taga US kaya mas hindi paniniwalaan. Hindi ko alam, mga Kaldab, kung ano yung sasabihin, paano ipapaliwanag ito. Magulo po, mga Kaldab, na sa bagay, mga Kaldab, may sakit na po si Madam Mirna Baluyot. Baka may mga nasusulat siya na hindi akma doon sa kumbaga ina-update niya. Ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa pananaw, depende na lang to sa magkokomento kung ano nga po ba talaga, kung totoo o fake news, depende na lang po ito eh. Ang sa akin lang, mga Kaldab, kumbaga, wag po kayo basta-basta maniniwala. Although Mirna Baluyot yan, di po ba? Maraming followers yan, maraming sumusuporta dyan, 2015 pa yan eh. Kilala na po yan, kaya hindi naman lingid sa inyong kaalaman na maraming tao pa rin ang sumusulyap at dumadaan po sa Twitter account po niya. Di po ba? Although sabihin natin na fake news lang yan para sa Aldab Nation, pero syempre makikisimpatya yung mga main fanatics at Armin. At syempre pag nagkaganon, talagang tuwan-tuwa sila at pagpipiestahan po nila. Hati po kasi ngayon ang opinion ng mga followers po ni Mirna Baluyot. Iba po yung followers niya sa mga main fanatics, sa mga Armin. Kaya nga po, ayan, pinagpepiestahan na po nila na sinasabing si Mirna Baluyot na nga po raw yung nagsasalita. Bakit ayaw pa raw po natin maniwala? Sinasabi nga po daw talaga na totoong nasa Las Vegas nga po o nasa New York na, kasi Las Vegas, kumbaga California, tapos ngayon New York. Yan po yung sinasabi po nila na naandun nga po daw yung dalawa, kaya daw po pumunta sa California o sa San Francisco si Mengay para nga po daw puntahan yung mga kamag-anak nila para daw po ipakilala ng gusto si Mr. Spotted. Kumbaga ganun din daw po si Mr. Spotted. Di nyo naman po alam o alam nyo naman po na meron din siyang kamag-anak dyan sa Amerika na pinuntahan din daw po ni Mengay para kausapin. Yan po eh, o baka sabihin, yan po ay base po sa post ni Madam Mirna Baluyot. Kaya nga po, hindi ko alam, mga Kaldab, kung papaano, saan. Ito ah, real talk to, ito. Kung matatandaan nyo, nag-birthday po ang nanay ni Ibyang na kung saan kasama po dun si Mengay at ang daming mga photos ang kumakalat. Bakit dito? Di po ba? Sa ibang bansa, hindi po nag-post, nagpa-picture at ipinost sa kanilang social media account. Sinasabi ko lang po yung dapat na mangyayari. Di po ba? Mapapaisip po talaga kayo eh. Bakit hindi po sila nag-post sa Instagram? Ayaw po ba sila makilala? Ayaw po ba nila na masabi na pinuntahan kami rito ng isang phenomenal box office queen sa Amerika?
kasama ang aming ano, ganto ganyan. Real talk mga kaldab. Basta sabi natin kung ordinaryo lang artista si Mengay eh. Hindi eh, phenomenal box office queen. At kumbaga nanalo sa best host international sa ASEAN. Doon pa lang mabigat na po 'yon. 'Di po ba? Asia po 'yon na kanya naglalaban-laban at si Mengay po nang ang naituring na nanalo. Ako base po mga kaldab sa mga nababasa ko, nakokomento, talagang may mali. Pero wala eh. Kumbaga umaayon sila sa mga sinasabi ng iba. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag tayo nagbigay ng update, agad-agad sasabihin nila fake news. Pero kapag kaiba, pinagpipiestahan po nila. Well, sabi ko nga po, wala naman pong ebidensya at resibo na magpapatunay na totoo po yung sinasabi ni Madam Mirna Baluyot. Although binabayaran niya yung source niya, yan naman po yung pinagmamalaki niya. Yan naman po yung laging sinasabi niya na hindi siya nag-iimbestiga, hindi siya pumupunta pa sa iba para lang makakuha ng update. Bagkos eh, dinideliver na po sa kanya. Package pa. Di po ba? Pero, ewan ko lang, sablay eh. Di po ba? Sablay talaga yung dinideliver po sa kanya. Imbis na magtaka siya kung bakit wala nga pong update sa social media, magtaka siya bakit yung mga army tahimik ngayon, main fanatics, walang update. Dapat doon pa lang magdududa na siya eh. Doon pa lang mapapaisip na siya na parang may mali. Parang hindi na ata maganda yung binibigay sa akin ng source ko. Parang pineperahan na lang ata ako. Yan eh, base ko lang po sa aking opinion. Kasi kung titignan niya yung social media, kakaiba eh. Walang update, walang post, walang... Pero yung ibang update po kay Ibyang, hindi naman po nila pinopost. Kung yung nasa Batangas at nagkakaroon nga ng bonding moment yung pamilya. Tapos, bagay mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po sa senaryo po nila. Alam nyo po ba yung video na kumakalat dati sa helicopter na sumakay? Doon po yun, yung Batangas po yung sinasabi ko na kung saan talagang napakalaki po ng bahay na pinagagawa ng pamilya Espatet. Para lang po, binibigyan ko kayo ng idea. Hindi po ba para silipin po ninyo? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.